So mga boss, ang video natin ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang mga ginamit kong materyales sa aking solar e-bike. Ang advantage ng solar e-bike, matipid sa battery, eco-friendly pa, lalo na kapag mainit ang panahon. Pag ginamit mo siya ng mainit ang panahon at ipinarada mo siya sa maaraw o habang ginagamit mo sa kanyang kainit, battery natin ay nag-charge galing sa solar. Yan ang advantage ng solar e-bike. Kompatibil siya ng battery consume mo. Kapag ipinark mo siya ng ilang oras sa init, magandahan ng e-bike na to ay tumataas ang kanya battery voltage. Yan ang nakikita natin. Ito voltage sa kanya power na e-bike. Papakita ko sa inyo kung paano ko sinet up aking e-bike, mga materials na ginamit ko at kung paano siya gumagana. So ano pa mga boss, tara na! Kita niyo ba mga boss ang ating solar panel na sa ibabaw ng bubong? Ang ginagawa niya mga boss, pinapatipid niya ang consume ng battery ng e-bike. Ang gandaan niya, i-charge niya ang ating battery gamit lamang ang init ng araw. Ang ating mga ginamit na materyales ay solar panel, clamp, para clamp ng solar panel, yung cable wire, itong cable wire na to ay pinatangkot sa ilalim dito siya. Ayan mga boss, DC. Ito ay DC breaker. At pinadaan ko naman siya dito papunta sa MPPT solar charge controller. Ito ang nagko-convert ng power na mula sa solar panel. Mula rito, papasok ang solar panel, ang ilalabas niya ay battery na. Ito battery na siya, papunta sa battery na. Ko-convert niya yung kuryente para mag-charge. Ayan yung wiring niya. Tapos ito naman ay papunta na sa battery. Ayan. Ang ating wattmeter ay patadaanin niya rin sa wiring na to. Papunta sa battery. Ayan ang kanya pinaka-wiring. Bukasan natin ngayon ang upuan para makita natin nasa ng battery. Ito yung galing sa solar panel, solar charge controller. Kinonvert ko lang siya, nilagyan ko siya ng battery socket. Ito siya. At plug ng same sa charger na e-bike. Dito po mapasok yung kuryente na galing sa solar. Yan.
ngayon ay kina-charge na yung e-bike. Ito namang isa ay ito talaga yung ta charger. Palabas yan dito sa gilid. Ayan, ipiat. Dito naman ako nag-charge ng e-bike. Nasalpak. Ayan. Ito yung pinaka-battery na e-bike. Dito rin, meron din siyang fuse. In case na magkaroon ng shorted, automatic puputok ang fuse. Ganito po ang fuse ng e-bike. Kulay red talaga yon, to. Kulay red. Yan ang protection ng battery. Para hindi masira ang battery. Kapag ganang shorted, nangyari ganito, putol ang connection. Yan, putol yan eh, hindi masyado kita. Naman, gumamit ako ng wattmeter. Ito, para masukat natin kung ilang watts yung papasok sa ating battery. Mas mataas na watts, mas mabilis mag-charge. Dito naman ay ampere ng battery, ng supply ng solar charge ng dollar. Mas mataas yung ampere, mas mabilis din mag-charge. Ngayon, papakita ko naman sa inyo ang battery. Tapos, ito yung wattmeter. Dito dumadaan yung power or yung wattage na galing sa solar panel. Dito makikita kung ilang watts yung pumapasok sa ating battery. Yan sa connection na yan. Ito naman ang ating MPPT solar charge controller. Ang ginagawa nito, yung power na galing sa solar panel ay i-convert niya papunta dito sa wattmeter. At itong wattmeter, gagawin naman ang wattmeter, ipapasok niya yung kuryente sa battery. Itong MPPT controller ko ay ang supported niya na voltage 12 volts hanggang 50 volts sa input. Dito siya makikita. Kung ang solar panel mo ay 16 volts, 20 volts, or hanggang 50 volts, supported niya yon. Gagana siya. Tapos, yung kanyang output, kung ang battery mo, tulad ng aking e-bike, ay 48 volts ang battery ko. Meron siyang selector. Pwede mo siyang bagubaguhin. Pipiliin mo lang sa kanila. Hanggang 72 volts ang kanyang supported. Para ma-adjust ang kanyang setting, dito lang siya na i-set sa banda rito. Ayan, meron siyang setting. Ayan, set. Kung gusto mo i-adjust. Sa akin kasi, sinet ko na sa 48 volts. Ngayon, ang aking solar panel, sa dumadaan, papunta sa DC breaker. Yan. Sa ngayon ay naka-off siya. Kapag in-on natin siya, power niya ay diretso sa MPPT natin. Kita natin dito, wattmeter ay magbabago na ang kanyang wattage. Papasok na rito ang kuryente na galing sa solar. Depende sa init ng araw at mas malakas na wattage ang kanyang ibibigay. Ayan, makikita natin tumataas na. Ang gamit kong solar panel ay 150 watts. Ang binibigay niyang kuryente, wattage ay nasa 87-86 watts. Yan ang pumapasok na kuryente sa battery. Ibig sabihin niyan, sinacharge niya na yung battery. Ito naman, sa banda rito, yan yung ampere. Kung ilang ampere yung
ipapasok niya. Mas mataas sa wattage ang nangyayari, mas mataas din na ampere. Ang charger talaga ng e-bike na ito ay 4 ampere. Kumbaga parang wala pa siya sa kalahati. Kagandahan lang nito, tumitipid ang battery consume. Kaya ako ito tinapit. Ito ang maganda dito sa MPPT Solar Charge Controller. Pag ginamit nyo ito, hindi kayo pwede magkamali. Basta meron siyang logo ng solar. Nakalagay dyan ay negative and positive. Pagka red ay positive and black ay negative. Mga boss, nandito na tayo sa odometer na e-bike. Ilagay ko na ang susi. Pupuksan na natin ang ating e-bike. Papakita ko sa inyo kung paano tumataas yung voltage niya kapag may solar. Ayan mga boss. Ngayon ay wala pa siyang solar. Di pa gumagana ang solar charge controller natin at solar panel. Sa ngayon ay na-off siya. Makikita natin, ang voltage niya ay 52.7 volts. Ayan mga boss. Ngayon, susubukan naman natin na buksan ang ating solar charge controller kung paano niya kina-charge ang ating battery. Papakita ko sa inyo. Ayan mga boss. Open na ang bukas ng ating solar panel at solar charge controller. Kina-charge na ang ating battery. Magsisimula na yan tumaas ang voltage. Maghintay lang tayo na ilang segundo. Dahil nagkakaroon pa siya ng loading from 0 watts, 80 watts, or 100 watts. Depende sa init ng araw. Mas mainit, mas mabilis siya mag-charge. Ayan po, mga boss, nakikita nyo. 2.9 volts na. Yun, tumaas pa. Naging 53. Naging 3.1. Habang tumatagal, lalo pataas siya ng pataas hanggang sa ma-reach niya na yung full capacity ng battery. 3.2. Magandaan ito mga boss. Kung ang ginagamit mo ang iyong e-bike at ipinarada mo sa mainit na area, basta sisinagan ng araw ang solar panel or habang ginagamit mo siya sa araw, ang battery consume mo ay tumitipid dahil nagcha-charge ang battery. What we do here is go back. Ayan mga boss. 3.7. Tuloy-tuloy lang ang kanyang pagtaas. Nakita nyo sa aking watt meter. Maabot na siya ng 90 watts mga boss. Oh, 87, 89. 1.6 ampere. Ayan mga boss, 53.8 volts na. Ayan mga boss, 54 volts na ang ating battery, 53.9. Kapag nakita nyo makulimlim, ayan, wala masyadong araw. Sabihin, mahina mag-charge ang solar panel. Pag uminit, papansin nyo, tataas ulit ang voltage. Hanggang sa tuloy-tuloy na siya mag-full charge. Yan, tumataas. Kaya sobra init, no? Kita ang anino ng mga puno. Kaya, 54 volts. Sa mag-tuloy-tuloy na yan. volts. Yan ang kagandahan kapag may solar charge controller ang iyong e-bike.
pag naka solar panel setup na,